Okay, isang panibagong tutorial para po sa atin at gagamitin po natin ang OBS. Sa ngayon po, tuturo ko naman po ang pagkakaiba ng preview at program sa ating OBS. Okay, for this one naman po, mapapansin po natin na isang malaking black screen yung nasa harapan po natin dito sa ating OBS. So for this one, i-click po natin itong studio mode. Okay? Then suddenly, ganito po yung mangyayari. Magkakaroon po kayo ng two separate panels po na magkaiba from left to right. So mapapansin po natin dito sa left side is our preview panel. Okay? At dito naman po sa right side, yung ating program. Ano pong pagkakaiba po nito? Yung preview, ito yung magsisilbi nating behind the scenes or backstage. Wherein sa program, ito na po mismo yung nakikita ng ating mga viewers or yung mga, kung pag nag-live na po tayo, ito yung napapanood po nila. Pwede pong may pinapalabas ka muna dito sa right side, pero meron ka pang ginagawa dito sa ating preview panel. Okay? And then, resize ko lang po ito ng konti para makita po natin. Dito po sa scenes, syempre, meron na po tayong default na scene na nandiyan, which is, ang pangalan ay scene, okay? Pwede po natin siyang i-rename. So, right-click on it. Then, we have here rename. Then, pwede po kayong ilagay po natin dyan is standby, for example. Ayan. Under the scene po, pwede tayong maglagay ng mga sources. Ano ba yung sources, kuya? Ito po yung pwede natin maglagay ng audio, ng microphone, ng video, ng features, and so much more. Okay? At kung mapapansin po natin, sa bandang baba ay meron po tayong plus symbol, which is add, and minus symbol, which is remove. Then we have also this one, yung move up and move down. Kasi naka-layer po siya. Kung sino yung nasa pinakataas, sa po yung unang makikita. Okay? Parang ano lang yan, parang ano din yan sa hamburger, di ba po? Pag side view, nakikita po natin yung burger. Pero pag top view, nakikita lang po natin yung tinapay sa ibabaw. Okay, so mag-add po tayo, for example, ng image, for example. Lalabas ang isang dialog box, which is create, select, source, create new, which is image. Pwedeng default lang yan. Pwede rin i-edit po natin yan para hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng kanyang ng object na yan. But for me, image muna, then okay. Then we're going to look for the image. So, image file, kailangan natin hanapin, browse. So, for example, we have here sa aking folder, hanap ako ng picture ito. Ating illustration. Then click on okay. Ayan, so meron na po tayong image dito sa ating preview panel, okay? Then later on, papansin nyo po, parang nasa na po siya, medyo na-expand po siya ng konti. So gagawin po natin, ay i-resize po natin siya. Okay? Ayan. Hanggang sa makita po natin yung ating image. Gumagamit po ako ng magnifier para mas makita po natin yung ating setup po. Mapapansin nyo po, hindi po akma yung size niya, kaya kailangan nating ayusin yan. So, meron na po tayong image dito sa ating preview panel. Mapapansin nyo po, wala pa po dito sa program. Kasi hindi pa natin ibinabato dito sa ating program. Nasa backstage pa po tayo. Next is, kung gusto nyo pong i-crop yung ating image, gamit lang po tayo ng Alt sa ating keyboard. Okay? So, you can press on Alt. Then, you can resize it. Yan. Papansin nyo po, nakakrop na po siya. Okay? Yun po ang gamit ng Alt. Pero ibalik po natin. Okay? Yan. Also, ang gamit po nitong nakikita nating icon dito is either show and hide. So, once you click that, pwede mo siyang i-hide. Okay? Siyempre, gusto natin ipakita, kaya i-show po natin siya. Then, kung ayaw mo nang magulo ito or magalaw, click on this icon. Lock. And then, kung gusto mo siyang ipakita sa ating mga viewers or mag-record, you may now click on our transition. Ang mga default po dyan ay cut, fade, and fade to black. Gagamit po tayo ng fade
para mailipat po natin yung ating image dito po sa program. Ayan. So mapapansin po natin na ito na po yung nakikita ng ating mga viewers ng mga or yung nire-record po natin. Pwede rin po tayo mag-change po sa ating preview section habang, for example, may kailangan kang i-edit, ganyan, magdadagdag ka, for example, okay? Gusto mo pala ganyan, okay? Hindi po nababago yung sa ating program, okay? Kaya, mas mainam po na naka-studio mode po tayo para kahit papano ay meron po tayong place or area to fix things bago pa po makita po ng ating mga viewers. For example, gusto mo i-resize yan, ganyan, tas sentro, hindi mo siya masentro. Ang gagawin mo lang, right click on it, hanapin mo si transform, and we have here center to screen, or center vertically, or center horizontally. Siyempre, gamit po tayo center to screen. Ayan. So, nakasentro po yan. Kung nais mo, ito yung pakita mo sa aming mga viewers, just click on fade. Ayan. So, ayan po yung difference po ng paggamit po ng program and preview using also the studio mode section ng OBS. Sana po ay meron po kayong natutunan sa tutorial na ito at panoorin pa po natin yung ibang tutorials para mas makilala pa po natin ang OBS. Thank you po and God bless you.